Kakapuso, labag po sa batas at may karampatang parusa ang pag-angkat o pag-import at pamamahagi ng mga hindi rehistradong produkto. Gaya na lang ng bakuna ng Sinopharm na kinumpirmang itinurok na sa ilang sundalo. At dahil hindi dumaan sa pagsusuri ng ating FDA, ang payo nila ngayon sa mga nabakunahan, magpadoktor kayo agad kapag may kakaiba kayong naramdaman. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Dahil inamin na mismo ng Philippine Army na meron ngang mga sundalong naturukan na ng COVID vaccine, susulat daw ang Food and Drug Administration o FDA para humingi ng impormasyon sa kanila. Iimbestigahan kasi ng FDA kung saan galing ang mga bakuna at kung sino ang nag-inject nito. Wala pa kasing aprobadong COVID vaccine sa bansa ngayon. We'll have to write the Army and ask them for information. Kasi gusto rin naman nating malaman kung talagang alam nila kung sino ang nag-inject at kilala nila at alam nila kung saan pinanggalingan, then that information will be material to our investigation. Kung hindi raw kasi aprobado ng FDA ang bakuna, ibig sabihin, hindi pa nasusuri kung ligtas ba ito at mabisa. Kung merong hindi magandang epekto sa katawan ang bakuna, mahihirapan din daw habulin ang nasa likod nito. Hindi mo matitrace, di ba? Kaya tayo may licensing kasi ng importer, manufacturer, kasi ang importante sa gamot yung traceability. Kung may mangyari, napakahirap i-trace at napakahirap i-investigate. Sa ilalim ng Republic Act 9711, pinagbabawal ang pag-manufacture, importation, exportation, sale, distribution at non-consumer use ng unregistered products. May parusa itong kulong na 1 hanggang 10 years at multang 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pareho depende sa sasabihin ng korte. May multa sa mga manufacturer, importer at distributor, 500,000 pesos hanggang 5 million pesos. Ayon sa FDA, saklaw ng batas ang mga doktor na gagamit ng hindi lisensyadong produkto. Maaari natin silang kasukan sa Philippine Regulatory Commission, sa PRC Professional Regulatory Commission. Maaari natin silang kasukan din for dispensing. Ang mga health professionals, hindi naman sila maaaring gumamit, magreseta o mag-inject ng isang gamot na hindi pa rehistrado sa FDA. Ang mga nabakunahan hindi raw paparusahan pero may payo ang FDA sa inyo. Kumonsulta sa kanilang doktor para lamang maikwento nila, masabi nila yung history. If they're feeling anything unusual, kung meron mga adverse reaction or side effects silang nararamdaman, i-disclose nila ito para lang magawa ng medical evaluation. Sa ngayon, tanging ang vaccine manufacturer na Pfizer ang may naka-file na application sa FDA para sa Emergency Use Authority o EUA. Na-file ito noong December 23 at hindi aabot sa isang buwan ay maaaring may desisyon ng FDA dito. Nagbabala naman ng DOH na lahat ng bakuna kailangan dumaan sa regulatory process. Ang paggamit daw ng unregistered product ay maaaring makasama sa kalusugan ng tao kaya dapat aprobado lang ang gagamitin. Ang pagbabakuna daw ay meron ding kaakibat na estriktong monitoring para mabantayan ang epekto nito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.